8 times na ginagamit ka lang ng isang lalaki or ng isang babae. Nakakaalarma na dahil sa parami ng paraming nagsasuggest about sa ganitong content. And marami nagtatanong about sa pera-pera. Tama ba na nanghingi palagi yung boyfriend ng pera or panustos sa kanya? Well, kung gusto mong malaman na pera nga lang talagang habol sa'yo at ano ba ang dapat mong gawin, make sure to watch this video till the end. Hello, what is up? Kumusta? Good day sa inyong lahat, mga katambay. Anyway, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, tawagin nyo na lang akong Kuya M. So let's go na, mga katambay. Dati, karamihan ay babae talaga ang mga gold digger. Pero trust me, ngayon, pati na mga lalaki, lalong-lalo na kung may itsura yan. Kasi ginagamit nila yung kanilang itsura, kanilang appeal, para manipsip sa'yo. Para magpabuhat sa'yo, para maging batugan. Well, ikaw naman itong nabulag ng kanyang kagwapuhan, so that nagiging okay lang sa'yo dahil sa tingin mo, mahal ka niya at mahal mo din siya. Anyway, hindi kita masasisi dyan, pero hindi aksidente na napanood mo itong video na to para alam mo kung ano yung dapat mong gawin. So number one na sign na ginagamit ka lang or pera lang yung habol sa'yo is that super duper galante siya, sweet siya, maalaga siya. Ang problema, sa una lang nararamdaman mo yon kasi gusto niyang kunin yung simpati mo. Gusto niyang makuha yung attention, yung pagmamahal mo, yung puso mo. Kaya ganyan siya. And ngayon, feeling mo naman, wow, mahal na talaga ako. Till death do us part na kami. Sa hirap at ginhawa, kaming magkasama. Kaya tutulungan kita hanggang sa abot ng makakaya ko. Ibibigay ko sa iyo ang lahat-lahat ko. Pati pera, bank account at passwords ka. Number 2, palagi siyang nag-o-open ng problema about sa pera. Kasi gusto kanyang pasagidan. Teka, Ilocano ata yun. Ano pa sa Tagalog yun? Dahil pinapatamaan ka. Baka matulungan mo siya. Baka meron kang maibigay sa kanya. Kaya nag-o-open siya sa'yo. Well, hindi ko naman sinasabi na masama yun. Hindi ko naman sinasabi na kasalanan yun. But the problem, lalong-lalo na kung di pa kayo mag-asawa, hindi dapat. Kasi kung mahal ka, ayaw niya na pati ikaw na i-stress din. Okay? So hanggat abot na makakaya niya, na kaya niya pang sulohin, o kaya niya pang isolve, na hindi ka involved, susolve niya yan. When it comes to money matters. Ha? Number 3! Mangungutang, pero di babayaran. Kaya nga, sa una, kinuha mo na yung simpati mo. Para, you know, feeling mo, fall in love ka sa kanya at ganon din siya sa'yo, para mas madaling mangutang. And then, utang, kalimutan. Baby, magbabayad na ako ng utang ko. Baby, magkano na pala yung utang ko? Wala kang maririnig na ganyan mula sa kanya. Parang usok na biglang nawawala na lang nang hindi mo alam ang dahilan. Nawawala yung tungkol sa utang. Real talk, and it's based on psychology. Ang isang lalaki, pride nila yun eh. Ayaw nila na umuutang sa isang babae. Kasi lalaki sila, silang nagpo-provide. And hanggat maaari, ayaw nilang umutang sa babae. Hanggat kaya pa nilang i-handle. Hanggat kaya pa nilang maghanap ng ibang solusyon. Pero kung yan ay palaging nangungutang sa'yo, pang bisyo naman niya, ako, delikado ka kaibigan. Baka ginagamit ka lang. Kupal yan. Number 4. Tanungin mo siya, para saan ba yung kanyang inuutang? Pang-invest ba ng business? Pwede. Why not? Kasi nga ang mag-partner nagtutulungan yan. Why not? Mm-hmm. Pero kung LDR kayo, hindi pa kayo nagkikita, tapos sabihin niya, pang-business ko. Nako kaibigan, magdalawang isip ka. Hindi mo pa talaga siya kilala. Baka gagamitin ka lang yan. Sayang lang yung pera mo. Pero kung nakilala mo naman siya, personal, meron ka ng konting alam sa family background niya, na mukhang taga saan siya, go, why not? Pero kung ang uutangin niya ay para pang bisyo niya, panustos niya, baka pang babae niya pa. Nako kaibigan, baka ginagamit ka lang niya. Baka pera lang ang habol sa'yo. Number 5.
nagagalit siya pagdating sa singilan. Ito ang very common na linyahan niya. Babayaran ko naman ang lahat eh. Maghintay ka lang. Ayun. Yung bang tipong siya na nga lang nakautang, siya pang galit. Very common yun, di ba? Hindi lang yung partner mo, pati yung kaibigan mo, pati yung kapitbahay nyo, pati yung katrabahuan mo. You know, alam mo, kapag ganyan yung partner mo, yung boyfriend mo, magdalawang isip ka ng kaibigan. Kinagamit ka lang niya. Kasi mahihiya yan. Ha? Hindi niya hihintayin na maniningil ka sa kanya bago siya magbayad. Kung may pera yan, magbabayad talaga yan. Hindi na kailangan na majudit yan. Kasi nahiya yan eh. Siya yung lalaki eh. Alam mo, pride namin yun bilang isang tunay na lalaki na hindi batugan, hindi pala asa sa iba, hindi parasite. Okay, nakahanap ako ng talagang term. Parasite. Pride namin yun. Nakakahiya para sa amin yun. Kaya hanggat kaya namin na masolusyonan sa ibang paraan, go. Huwag lang ang mangutang sa babae. Okay? Tandaanan mo yan. Number 6. Tampuhin. Alam mo yung hindi mo siya mapagbibigyan. Alam mo yung hindi mo siya mapapautangan dahil sa totoo lang, wala ka naman talagang may pautang. Magtatampo yan. Kunwari iiyak-iyak yan. Paawa effect yan. Magkukwento ng ganito kasi yung pamilya ko. Wala kami talaga. Wala kaming inaasahan. Ganito kasi may nangyari. Nagkasakit kasi. Alam mo yung mga linyahan na yun, paawa effect ang tawag doon. And kapag ganyan yung isang lalaki, ang tawag dyan ay parasite with behavior manipulation. Tama yung narinig mo. Ang tawag sa mga ganyan is behavior manipulation. Kasi ginagamit niya ang paawa effect, ang pagiging tampuhin, para ibigay mo yung hinihiling niya, para ikaw magremedyo ng perang gusto niya. Para ka ba isang bata na hindi napagbigyan? Isang totoy. Ay, totoy ba yung partner mo? Totoy. Hindi siya lalaki, hindi totoy. Na kapag hindi siya napagbibigyan, ay iyak yan. Tatampo yan. Hindi kanya i-chat-chat. Hindi niya sasagutin yung tawag mo. Kasi ginagamit niya yon para pagbigyan mo siya. Para ibigay mo. Para maging okay kayo. Guys, manipulation yan. And kung kumapit ka doon, okay, scam. Scam. Number 7. Nagagalit yan kapag tinatanong mo, kailan ka ba mag-apply ng trabaho? Alam mo kung bakit siya nagagalit? Kasi wala talaga siyang balak. Kasi ang gusto niya, umasa lang sa'yo talaga. Maging parasite nga. Alam mo yung parasite? Yung parasite, kapag naalis yan sa source ng food niya, mamamatay yan. Yung ibang orchids, parasite ang mga yan. Kapag naalis mo sa puno, mamamatay yan. So, ibig sabihin, parasite siya. Kaya siya nagagalit kasi wala talaga siyang palak. Ayaw niya magtrabaho. Boy, tamad. Eto pa. Number 8. Dumidiskarte pa si ba ng bababae pa? Alam mo yung palaaso sa sayo? Alam mo yung batugan, parasite sa sayo? Tapos siya pa yung makapal ang mukha ng mga babae. Alam niyo, nakakatawa. Pero nangyayari to, mga kaibigan. Nangyayari to. Nakakalungkot, no? Pero meron pa ding mga nabibiktima. Lalo na kung ikaw na babae, laging basehan mo ang mukha dahil sa guwapo, matangkad, magandang katawan, maapil, magaling magsalita, is that papatulan mo na. Sige, dahil ang alam ko mahal kita, dahil mahal kita, pero physical attraction lang pala ang nararamdaman mo sa kanya, hindi pagmamahal. Alam mo kung bakit naghanap yan ng iba? Kasi baka kulang yung nasisip-sip niya sa'yo na dugo. Kulang yung pera, kaya naghanap yan ng iba. So, eto na. Anong gagawin mo kapag ganyan? Handa ka ba? Kaya mo ba ang isasuggest ko? Of course, mahirapan ka. Of course, kaya ang hirap, kuya. Ang hirap. Pero kailangan mong gawin. Para saan ba ang parasite? Ano bang ginagawa sa parasite? Tanggalan. Ipa-operate. Ibasura. Okay? Ibasura. Okay? Ibasura. Itapon. Iwan. I-give out. Okay, sasabihin mo, mahal na mahal ko siya, kuya. Kaya mo nga siya i-give up. Kasi kung mahal ka din niya, ayusin niya yung kanyang buhay. Maghanap yan ng trabaho, papatunayan niya sa'yo na kanya niyang buhayin din ang sarili niya at hindi umaasa sa iba. Dahil in that way, binibigyan mo siya ng lesson. Kinagurb mo yung kanyang ugali na pagiging tamad. Okay? Batugan, palaasa sa iba, parasite. Kinagurb mo yan sa kanya. Kung mahal mo, gawin mo yan.
Kasi kung ganyan na palagi siyang palaasa, palaasa, palaasa sa iba, hindi yan matututo sa buhay. Hindi yan matututo na tumayo. Alam niya lang magpatayo, pero hindi talaga yan makakatayo. Alam mo yun, makatayo. Magpatayo lang. So, in short, hiwalayan mo. Bakit? Una, ginagamit ka lang niya eh. Hindi ka naman talaga mahal. Kasi kung mahal ka niyan, ayaw niya na nahihirapan ka para sa kanya. Lalaki yan, tandaan mo, ibang babae, ibang lalaki. Pride namin bilang lalaki na kami ang bubuhay, kami ang magpo-provide, kami ang tutulong. Hindi yung kami ang nagpapabuhat, hindi yung kami ang tinutulungan, hindi yung kami ang pinapakain, kundi yung kami ang nagpapakain. Pride namin yun. Naku kaibigan, pag dalawang isip ka na, hiwalayan mo na yung kupal na yan. Wala kang future dyan. That's it for today's video. Paalam.